Hello everyone, welcome back to my channel, June's Home Gardening. In today's video, gagawa po ako ng insecticide. Ito po'y tested na at marami nang gumagamit po nito. Meron po kasi mga nagtatanong sa akin, nagko-comment na yung mga talong nila, yung okra nila ay may mga langgam at parang may mga surot. Yung iba naman sinasabi may mga puti-puti. Yung parang mga surot baka po yun ay aphids. At yung mga puti-puti naman ay baka po yun ay mealybugs. Tandem po kasi yan eh. Aphids at langgam, tandem po sila. At yung langgam at mealybugs, eh magkatandem din po yan. So mamaya po ipapaliwanag ko sa inyo yan. So yun po yung kadalasang tinatanong nila sa akin. Ano ba dapat ang gawin? So this time gagawa po tayo ng hack. Gagawa tayo ng insecticide na pumupuksa ng langgam, ng aphids, at mealybugs. Kung bago po kayo sa aking channel, mag-subscribe na po kayo sa aking channel para ma-notify po kayo sa mga videos na ina-upload po natin tungkol sa paghahalaman. Okay, umpisa na po natin. Ang ating mga gagamitin ay suka, dato puti. Mas maganda po ang dato puti. Dahil ito po'y maasim, mas maganda. Pero kung ano po ang available sa kitchen nyo, eh po pwede naman po kahit anong suka. At dishwashing liquid. Ang dishwashing liquid na gagamitin ko ay ito, Joy, calamansi flavor. Pero parang suka, gagaya ng suka, kahit ano pong dishwashing liquid ay po pwede naman po. Kung ano po yung available sa kitchen nyo para hindi na kayo bumili. At kakailanganin natin ng sprayer na may lamang tubig na 500 ml. At kutsara na pantakal. Okay. Ang ratio po ng suka natin sa 500 ml na tubig ay dalawang kutsara. So lalagyan na natin ng dalawang kutsara. Parang kaunti. Asin. Dadagdagan ko pa konti kasi konti yung unang takal ko para saktong dalawang kutsara. Okay. And then dishwashing liquid. Ito po'y ano, ipapatak ko na lang hanggang sa kumulay, hanggang sa bumula ng kaunti. Okay, tingnan muna natin. Ayan, medyo bumula na siya. Okay na po ito. Okay, tatakpan natin. Haluin lang po natin ha, para mas lalong mahalo yung mga ingredients na nilagay natin. Ito na po yung ating vinegar and dishwashing spray for plants. Napakadali lang po gawin, ano? Ito po ang pag-apply po nito ay palaging sa hapon. Yung palubog na po yung araw. Dahil pwede pong masunog yung ating mga dahon ng halama, yung mga dahon ng ating halaman at yung mga stem, ano? So lagi po tayong sa hapon mag-spray. Ang schedule naman po ng ating pag-spray ay depende po kung kailangan. Kung wala naman pong mga peste ay hindi na po tayo kailangan mag-spray, di po ba?
Ngayon, kapag sobrang dami po ng mga peste, sobrang dami ng langgam sa ating mga halaman, aphids and mealybugs, pwede po tayong magbawas ng tubig para mas tumapang yung ating mixture, yung ating insecticide hack. At tapos po, pag nakapag-spray na po tayo, halimbawa po ngayong hapong ito, nag-spray tayo, kinabukasan po ay magdidilig tayo. Didiligan po natin yung halaman na inisprayan natin ng mixture na po ito. Okay, ulitin lang po natin, no? Ang kailangan po natin ay suka at dishwashing liquid. And then, 500 ml na tubig sa spray bottle. Ang ratio po natin ay 2 kutsara ng suka at yung dishwashing liquid ay mga 3 patak. So, hihintayin po natin na mas bumula para mas makita natin na concentrated na yung sabon. And then, meron pa po tayong isang mixture na gagawin. Pero ito naman po ay purong suka at dishwashing liquid. Wala pong tubig. Ito po ay para sa mga langgam na nasa bahay natin, nasa flooring, nasa wall, o kaya naman nasa lamesa. Mas maganda po ito kung puro ang gagamitin natin. Okay, gumawa na po tayo ng mixture, yung ating pangalawang mixture. Wala na pong ratio to, no, dahil puro naman po ito. Kahit sumobra. And then, dishwashing liquid. Yon. So, yung ating materials ay mura lang po. At madaling makuha. Madali ring bilhin sa mga tindahan. So, hindi po tayo mahihirapang maghanap. Dahil suka at dishwashing liquid lang. Ito po ay pwede na nating ispray para sa mga langgam sa ating bahay at sa bakuran natin. So, pwede natin i-testing ito ngayon. Maghahanap po tayo ng langgam. Okay, ito po yung mga langgam. Oh. Susubukan nating isprayan. Ayan po, nakikita nyo. Wala pa yatang 1 minuto ay namatay na yung mga langgam. Ayan o, patay na po sila. So, ayun, no? Nasaksihan po natin, no? Yung ating pang-spray na vinegar and dishwashing liquid. Effective po, ano? Ito'y madalas kong gamitin sa lamesa namin kasi laging may langgam doon, eh. Sa mga paa ng lamesa at sa ibabaw ng lamesa.
yung mga maliliit na langgam laging meron sa amin eh. Kaya ito yung lagi kong ini-spray. Dito naman po sa mga halaman ko ay wala naman akong nakikitang peste. So wala tayong pagtitestingan ng isang hack natin. Yung una nating hack. Dito sa aking talong wala rin po eh. Wala rin pong peste. Ito naman po yung aking repolyo. Kay ganda-ganda rin po ng dahon. Wala rin pong peste. Pero meron lang akong nakitang isang uod nung nakaraan. Kinuha ko lang. Hindi po ako nag-spray. Kinuha ko lang yung uod. Okay, dito po sa unang insecticide mixture natin sa para sa mga halaman. Kung first time nyo lang po gagamit, gumamit muna kayo, mag-spray muna kayo sa isang halaman lang muna. And then, obserbahan nyo kung ano yung magiging resulta. Huwag po muna tayong mag-spray sa maraming halaman. Doon lang po muna sa isa. At uulitin ko lang po, kung mag-spray po tayo, palaging sa hapon. Huwag po sa umaga, kasi pagdating sa tanghali, tirik na tirik ang araw, maaari pong masunog yung dahon ng ating mga halaman. At kahit po anong insecticide, lalo na't chemical, ay laging sa hapon po ginagawa ang pag-i-spray. At kung nakapag-spray na po kayo, halimbawa ngayong hapon na to, kinabukasan po ay huwag nyong kalilimutang diligan. Tapos ito naman po yung pangalawang mixture natin, ay hindi po pwede sa halaman dahil puro po ito. Dapat po paghalaman ay diluted sa tubig na may halong tubig. Dinilute siya sa tubig. So ito pang bahay lang po, pang household. Pwede rin sa bakuran, sa mga terrace, ganyan. Pag may nakita tayong mga langgam. Tapos po explain ko lang yung sinabi ko kanina na ang langgam at aphids ay mga tandem po yan. Pati yung langgam at mealybugs. Ang langgam at aphids kasi, ang aphids po kasi sila po ay naglalabas ng likido. Halimbawa nasa halaman ninyo at merong aphids, pinupuntahan po yan ng langgam mismo eh. Dahil nga naglalabas ang mga aphids ng honeydew, yung likido na siyang kinakain ng mga langgam. At yung mga langgam naman ay pinuprotektahan nila yung mga aphids. Kasi nga, nakikinabang sila dito. Ganon din po yung mealybugs. Naglalabas din sila ng mga likido na kinakain ng mga langgam. Kaya parang pinaparm ng mga langgam yung aphids at mealybugs eh. At inaalagaan nila ito. At pag naglabas na ng honeydew or ng likido, yun na po yung pakinabang nila. Okay, I will end up this video. Thank you po sa panonood nyo. Don't forget to subscribe. Subscribe nyo na po ang channel na to. Marami pa po akong i-upload ng mga videos about gardening. See you next time. Happy gardening!